kapuso, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na ating minomonitor simula pa noong Lunes. Pero may isa pang dapat paghandaan dahil may bagong LPA na unti-unting lumalapit at nagbabadyang pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Ang LPA sa loob ng PAR, huling nakita sa layong 1,000 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon ho sa PAGASA, pahina na ito at posibleng mag-dissipate o mawala na rin sa mga susunod na araw. Pero bukod dyan, naging LPA na rin yung kumpul na kaulapan na namataan sa silangan ng southeastern Luzon sa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng PAGASA, mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon, pero posibleng pumasok ito sa PAR sa weekend, kaya patuloy ho na tumutok sa updates. Sa ngayon, ang trough ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, habagat at localized thunderstorms ang magpapaulan sa ilang bahagi ho ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may tsansa na ng ulan dito sa Palawan. Pero pagsapit ng hapon, may pag-ulan na rin sa natitirang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Central Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. May matitinding ulan sa Mindoro Provinces, Rizal, Bulacan at Pangasinan. Yan ho yung mga nagkukulay pula dyan. Sa Visayas naman, posible magsimula ang kalat-kalat na ulan bago ho magtanghali. Magtutuloy-tuloy na yan sa hapon at sa gabi. At may malalakas na ulan sa maraming lugar, katulad ho ng Panay Island, Negros at Leyte Provinces. Maghanda rin ho ang mga kapuso natin sa Mindanao dahil mataas ang tsansa ng ulan lalo na sa hapon at gabi. May heavy to intense rain sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soksarjen. Dito naman ho sa Metro Manila, tulad po ng naranasan natin kagabi at kani-kanina lang na malakas na buhos na ulan, pagkidlat at pagkulog ay posibleng maulit bukas dahil ho sa thunderstorms. Kaya paalala lalo na ho sa mga nagko-commute, huwag kalimutang magbao ng payong o kapote para ho hindi kayo mabasa ng ulan at hindi ho magkasakit. Mag-ingat lagi mga kapuso. Yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Mga kapuso, maging updated sa Ulat Panahon, 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.